Gamitin natin yung ating preserved na mango. So ito yung mga kailangan natin. Graham, cream. Kailangan natin ng condensed, tsaka cream. Siyempre, mayonnaise din. Yan, inimix na natin ang condensed. Yan, sayang eh. Kaya gamitin na natin ang buong nasa lata. Next, yung cream or Nestle cream. Pero dito sa UAE, yan ang ginagamit namin na brand. Okay naman siya, basta cream siya. Yan, sige, pigyan ka natin ng koda. Tapos, halu-haluin. Isunod natin ang mayonnaise. Original kasi may mga mix may mga ibang klase ng mayonnaise ngayon, may spicy, may garlic, so yung original yan. Ay, naka time lapse? Hindi. Para saan yan? Yun yung Graham kasi yun na yung cheese pa. Part 2 ng ano? Ba't may ganyan pa? Ang kasarap yan. O syempre, lagyan din natin ng cream cheese. Bakit nga ba? Para hindi nakakasuya tulad ng mayonnaise. Creamy, mas masarap diba? Ayan, halu-haluin lang natin na halu-haluin. Para mag-mix lahat ng lasa. Ngayon, saka natin idagdag uli yung isa pang cream para mas malasa siya. Ayan. Piga-pigain. Did you eat all the chocolate? Mailagay na lahat. Tapos, hahaluin uli. Para mag-mix. After mahalo, ayan, i-ready na natin ang unang layer. So, gagamit tayo ng Graham. Ayan. So, hanapin lang natin ang posisyon na maganda. Or ayos maganda. So, mas maganda yung ganyan. At mas marami ang mailalagay. Ayan, pag natapos sa isang layer, lagyan yung mixture na ginawa. Ayan, mas maganda kung marami. Para pag sinipsip na nung biscuit, ay ano, maging malambot na siya. So, pangalawang layer naman, in-alternate ko siya para parang ano siya, para magiging hibla ang dating. So, yung second layer, lalagyan ulit siya ng cream. Yeah, mas maganda kung ano, maraming marami. Kasi absorb siya ng biscuits. Yan. Yan, pangalawang layer na. Tapos ganun ulit. Yan yung mga putol-putol nilalagay ko kasi sa gilid. Para walang ganong space. So, tinay ko na rin po. Putulan.
Yan. Same lang din. So, ilalagay mo rin yun. Pagkatapos, lalagay ulit. So, pang ilang layer na yun. Pang apat na. Same procedure lang din siya. And then, ayan. Pang lima. Tapos, lagyan ulit ng cream. Ayan. So, sinadya talaga na maraming sauce bantaw dyan or yung cream or yung mixture natin kasi i-absorb siya ng biscuits. Yan. Yan yung preserve na mango natin. Almost 1 year siya na na-preserve. Dapat pag nag-preserve na mango, talagang ano siya, frozen dapat. Ayan, so 1 year talaga siya. 1 year nung nagamit namin. So, fighting this season ng mango. So, sa December, pwede mo siyang, ano, gamitin sa Pasko o sa New Year. Ayan. So, ilalagay natin siya. Ang tawag dito ay crema di mangga or mango. Baka naman dyan, subscribe nyo naman ang channel namin. At i-follow nyo kami sa Facebook. Salamat po! Yan, pagkatapos may lagay lahat ng na-preserve na mangga. Gumawa ako ng gelatin para mag-hold dun sa mangga. Meron kayo is yung clear. Kasi meron ako yung may kulay na puti. So, ayan. Pag clear kasi, mas makikita lang yung mangga. So, ayan. Para siya natatakpan. Pero, okay lang din. So, ayan. Spread mo siya. Para lang kumapit yung mangga. Pag in-slice mo siya, hindi hihiwalay yung mangga. Dun sa nag-soft na na biscuit. So, parang magiging layer-layer siya ng yung cake. Parang gano'n yung dating niya. Ayan, ipapalamig na lang natin siya and ready na for our dessert or merienda.